Nakisa ang Pasig City government sa first quarter nationwide earthquake drill bilang bahagi ng disaster preparedness program ngayong 9 ng Marso. Sa pangunguna na rin ng Pasig City Disaster Risk Reduction Management Office o DRRMO, katuwang ang Bureau of Fire and Protection, Traffic Parking Management Office, Engineering Department at iba pang departamento ay naisagawa ng matagumpay ang aktibidad. Nakilahok si Mayor Vico Soto, ilang mga konsehal at ang mga empleyado ng City Hall sa isinagawang drill. First time ko to, December, nag-observe ako dahil nung last time na nagkaroon ng earthquake drill, may sakit ako noon eh. Tapos, ganun din, nung talagang lumindol, nasa bahay lang din ako, meron talagang, anyway, pero okay naman, information, maganda at ako, para sa akin, educational to, hindi naman to yung basta-basta na pag-iisipan mo lang na, ganito ba talaga yung mangyayari pagka talaga bang lumindol. Pero at least may basic knowledge ka, hindi ka magpapanik kasi you're rehearsing it and we're rehearsing it regularly. So, magandang tulong to para at least pagka nandun ka na sa sitwasyon na yon, pagka alam mo na hindi ka magpapanik kasi may pupuntahan ka, may idea ka talaga kung anong gagawin mo. Okay naman, nag-participate naman yung mga kasama natin dito sa City Hall. Buti nga eh, kasi yun naman talaga importante sa lahat. Dahil po sa mga nagpo-follow at saka nanonood lagi ng iNews Pasig. Thank you. Lahat naman po ay nakiisa at sumunod sa bawat mga instruction po ng bawat mga floor. Kaya maganda po yung paglabas ng mga tao na naka-monitor naman po ang aming DRRMO. Fourth floor po, nakalabas naman po agad ng maaga at maayos. Kaya yun, nakasunod naman yung mga empleyado, kaya napakaganda ng drill. Sana ito yung mangyari pag-actual talaga. Isang malaking ano po ito dahil yung paghahandang ganito ay magiging maayos at talagang ligtas sa mga, lalo na yung mga nasa loob ng building, hindi lang sa City Hall. Dapat talaga mayroon drill na ganito sa atin, lalo na sa mga matataas, kaya maraming salamat po. Nabatid mula sa head ng CDRRMO na si Brian Tuong, simultaneous itong isinagawa sa lungsod. At hinihikayat niya ang mamamayan na makiisa sa pagsasagawa ng duck, cover at hold at iba pang aktibidad bilang bahagi ng pagpapaigting ng kahandaan sa lindol. Yung earthquake drill naman natin is a national simultaneous earthquake drill. So right now po, we conducted the earthquake drill at exactly 2 p.m. based din sa memorandum ng national po. So dito po sa City Hall, nag-conduct po tayo ng drill mismo. Not only the drop, cover, and hold na dati natin ginagawa lang, but right now with the evacuation. And sa lahat ng schools, ginagawa din siya. Lahat ng government facility, ginagawa din po. And some private sectors. We have certain programs po, like trainings po for the barangay. Eventually po, yung IEC po natin sa mga barangay po, yun po yung mga next natin. Yun po yung nag-hinder sa atin for the last how many years during COVID. But right now po, we're back to the new normal and eventually po pwede natin ma-implement yung mga gusto nating activities. Pero during COVID naman may mga certain activities tayo like yung sa Project Shake for earthquake, for flooding meron din po tayo in certain barangays. So ang role natin ngayon is magkaroon pa ng IEC sa mga tao. Encouraging everyone po kapag may drill po, please participate. Kasi yung narinig namin palagi, lalo na pag private po yung buildings po, hindi po lahat nag-a-attend or nag-join. Dahil syempre, iba, nafe-feel lang na, hindi, parang wala lang naman to eh. Pero kasi, when you do the drill, you know what to do. Yun naman po palagi. And eventually, kung nagkaroon talaga ng earthquake na malakas, at least alam mo ang gagawin. Yun ay pinaka-importante dun. Ang lindol ay posibleng mangyari anumang oras, kaya't kaligtasan ng mga mamamayang Pasigueño ay mahalaga. Sa loob man ng tahanan, paaralan o opisina, patuloy na pagtibayin ang paghahanda at pag-usapan ang mahalagang paalaala sa oras ng lindol. Ako si Luan Peñano para sa latest ng iNews Pasig.